Alam nyo ba guys na sa India, hindi nila gusto ang maitim at hindi kagandahan? O, bago kayo mag-orientado dyan yung mga may asawang Indian or yung may mga, yung magkarelasyon na Indian-Filipino couple, bago kayo mag-react, makinig muna kayo dito sa vlog ko. Assalamualaikum guys! Welcome back to my channel, Tan Qureshi Vlogs. Kumusta kayo guys? Inshallah nasa mabuti kayong kalagayan and lagi kong pinapaalala. Don't forget to say Alhamdulillah all the time. Yung mga bago sa channel ko, my name is Zai, I'm a Filipina, and I'm married to an Indian man. Eto nga, ang i-discuss natin ngayon ay tungkol nga sa sinabi ko na alam nyo ba sa India, hindi nila type ang maitim para sa kanilang mga anak or sa kanilang anak na lalaki. Hindi nila din type ang hindi masyadong kagandahan. Okay? Oh, hindi ko na naman nila lahat. Pero, majority ng Indian family, tumitingin sila talaga sa physical appearance ng isang babae bago sila mag-approve for marriage sa kanilang anak na lalaki. Kaya nga, nauso dun yung fixed marriage eh. Sa fixed marriage, picture-picture lang ang labanan. Okay? Pag fully make up, duda sila, nagmi-meet sila in person. Karamihan kasi na nagmi-meet in person, umaatras itong sila lalaki. Hindi lang sila lalaki, pati din ang parents. Pero, kinukonsider din nila, after the looks, kunyari, hindi pasado sa kanilang panlasa yung itsura, yung babae hindi kagandahan, hindi katangkaran, hindi, alam mo yun, hindi siya maputi, pupunta na sila sa second level. Parang second ano, yung requirement ba? Pupunta sila sa edukasyon. Kung nurse ba yon, okay, pasado ka. Kung alam mo yun, yung, kung may sinabi ka, kung may talino ka, maganda edukasyon mo, at may pera kayong pamilya ng babae, ayan, kinukonsider na nila yon. Okay, hindi na nila tinitingnan yung itsura. O, hindi ko na naman nila lahat. Okay, mga nagre-react dyan, sabihin nyo, ako nga eh, ganito ganyan eh, hindi ako eh, hindi ako nakakarinig ng ganito sa in-laws ko eh, or sa magiging in-laws ko eh. Eto, sumukan nyo umuwi sa India, tumira kayo doon ng ilang linggo. Malalaman nyo, sasabihin nyo sa sarili nyo na tama pala si Ate Sai. Pero hindi ko nila lahat, majority. Lalo na sa mga village area. Okay, sa malalayong lugar, yung malayo sa city. Ganito kasi mentality nila. Okay? Sa relatives, ganito rin. Bakit tayo rin naman mga Pilipino, ganun, di ba? Kapag mayroong pinapakilala sa atin yung kuya natin na girlfriend niya, katakot-takot na po na ang gagawin natin. Okay? Pero kapag nakita naman natin na mabait siya, tinatanggap natin ng wholeheartedly, ganun din ang Indian family. Una sila sa looks. Ito, ang nakikita ko kasi mga may ka-LDR dyan eh. Filipina na girlfriend, tapos Indian na boyfriend. Tanungin nyo sa mga boyfriend nyo to, kung tama ang sinasabi ko na ang parents, ang relatives, ang family niya, ay titingin muna sa looks at sa complexion ng babae. Okay? Bakit nila tinitingnan to? Kinukonsider. Share ko lang sa inyo experience ko. Okay? Si Imran, ano yan? Ang tawag dito, sa family naman nila, hindi sila ganon. Ganon ka extreme na nakatingin sa physical appearance. Kasi, naalala ko, meron kaming, meron silang sister-in-law pala. Okay? Kasi parang may inampun yung mama niya na parang naging pamilya na rin nila. Okay? Ayun, tumatay yung panganay na kapatid. Okay? And, ayun, may asawa siya. Hindi siya talaga maitim siya. Hindi siya kagandahan talaga. Tapos mataba, ganyan. So, laging sinasabi sa amin nung, sinasabi sa akin ng sister-in-law ko, kahit ganun siya, kahit hindi siya maganda, mahal na mahal niya yung mother-in-law ko. Kahit hindi siya maganda, napakasipag niya. Kahit hindi siya maganda, napakasarap niya magluto. So, bakit kailangan niya sabihin na kahit hindi siya maganda? Eh, wala naman, hindi ko naman nilalait. Wala naman akong iniisip na masama. Wala, alam mo yun, nakikinig lang ako sa kanya. So, nabubuo ko na yung puzzle. Lalo na yung pumunta ako doon, eh,
pumunta yung mga isang katerbang kamag-anak nila na mga matatanda. Ito ha, yung mga matatanda sa India, lalo na yung mga lolo-lola. May mga kapitbahay, ganyan. Mga relatives, ganyan din. Nakatingin sila, sila kagad sa itsura. Titignan din nila mula ulo hanggang paa. Ako unang tinignan nila sa akin yung paa ko. Nakatingin sila sa akin lahat. Nakatingin sila sa paa ko. Eh yung tamang-tama yung paa ko, maganda naman. Maganda pa sa mukha ko yung paa ko. Hindi, joke lang. Tuwa-tuwa yung mga ano ko, yung mga basher ko dyan, no? Yun. Ganun yung nangyayari. Sabi ko pa nga, bakit sila nakatingin sa paa ko? Kasi daw yung paa ko daw, pareho ng grandma, pareho ng paa ng grandmother nila, na namatay na. Kasi si Sheila Imran kasi, yung grandmother nila, maputi, matangkad, tapos pareho kami ng hubog ng paa. So, ayun yung pinagbasihan nila na talagang para daw kami sa isa't isa ni Imran. Ayun. Parang, tapos wala naman akong narinig sa kanila pintas. Siyempre, hindi naman nila paparinig sa akin yun, di ba? Yun. Ang alam ko lang na, yun, Chinese looking ako kasi Chinese noodle nga ako, ganun yun. Alam ko, yun yung tawag nila sa akin. Pero nakatulong din talaga na educated ako, matangkad ako, and maputi. Kasi tinitingnan nila yan, yung magiging anak namin ba? Ayun yung kaya doon sila nakafocus sa itsura ng couple. Kung bagay ba sila? Halimbawa, gwapo yung anak nila, tapos dadalin sa bahay nila, ganun itsura. Medyo hindi sila, hindi nila type. Pero once na ang lalaki, yung boyfriend nyo, okay? Kahit gwapo siya, ikaw naman sa sarili mo, hindi ka kakagandahan na alam mo, aminado ka. Once na mahal ka niyan, at yung boyfriend mo ay may magandang trabaho, may business, or independent siya, okay? Tatanggapin ka ng pamilya niya ng buong buo. Okay? Pero, sinasabi ko sa'yo, ang mga Indian ay talaga gusto nila na mag-enter sa pamilya nila, lalo na kapag love marriage, ay maganda, maputi, matangkad. Yan ang mga preferences nila. Okay? Pero ikaw, sa tingin mo na hindi ka masyadong kagandahan, huwag kang mawala ng pag-asa. Okay? Dahil kung ikaw, mahal ka ng boyfriend mo na Indiano, ipaglalaban at ipaglalaban ka niyan, maging sino ka man, maging ano pa man ang itsura mo. Okay? Lalo na, ito ah, kung yung boyfriend mo naman eh hindi naman kagwapuhan, yung tingin mong, alam mo yon, yung maitim, tapos kalbo, ganyan, malaki tiyan, yan, okay na okay ka dyan. Hindi, joke lang. Yun. Yun nga, ang importante kasi guys, sa ganitong sitwasyon, okay, hindi nila ipaparinig sa ito, pero huwag ka masyadong kampante na ang ganda-ganda mo, huwag ka masyadong magmaganda. Okay, kapag pumunta ka sa kanila. Okay? Sinasabi ko lang ito para, kasi ako, una, hindi ako naniniwala na may pagkapintasera talaga yung mga Indiano, mga Indian family. Okay? Pero habang tumatagal, natural lang naman sa kanila yung ganun. Kahit naman sa ating mga Filipino, ganun din tayo. Okay? Pero, syempre, ang first reaction natin ay, akala mo naman maputi sila. O, di ba? Akala mo naman mababango sila. Akala mo naman ganito, matangos naman yung ilong nila. Kaya naman ganun, hindi naman sila maganda. O, di ba? Yung mga ganun. Di ba? Ayun yung mga nasa utak natin na pangganti ba? Pero, sasabihin na naman natin, eh, tayo mga Pilipina, malinis tayo, mabango tayo, ganito, ganyan, ganyan. Yun. Pero sa kanila nga, guys, kaya nga nauso rin itong fixed marriage, yung magulang namimili. Tinitignan din nila yung physical. Importante talaga sila. Number one, na pinaka-importante sa kanila para sa pagpipili ng mapapangasawa ng kanilang anak na lalaki ay yung looks, ang kanilang appearance. Okay? Iba-ibang religion, iba-ibang preferences din. I-share ko lang sa inyo yung preferences ng isang Muslim family, katulad ng asawa ko. Gusto nila kasi madasalin, yan. Tapos, yun nga, yung at least presentable, ganun sila. Pero, gusto nila, pero hindi nila nire-require talaga as a requirement. Kasi sa mga kapatid ni Imran, hindi naman yan arranged marriage eh. Alam nyo yun, talagang love marriage talaga sila. So, yun. Ano pa ba? So, yun, sinasabi ko, yung mga mag-boyfriend and mag-girlfriend dyan ng Indian-Filipina, couple, hindi ko nila lahat, pero sinishare ko sa inyo kung ano ang na-experience ko sa akin, sa sarili ko, at sa ibang mga Indian-Filipino couple din. So, yun. Pagpunta nyo sa India, mag-ready-ready na kayo, okay, na
may masasabi at masasabi sila sa inyo. Yun. Yun lang. Pero once na makita nila na ikaw ay mabait, masipag, lalo na kung magaling ka mag-alaga sa kanilang anak, tatanggapin ka nila ng buong buo. Mamahalin ka nila ng bonggang-bongga. Yun lang, ang physical appearance, maputi, matangkad na maganda, dagdag points din yun. Dagdag points pala yun. Okay? Na kahit hindi ka naman masyadong maganda magluto, maayos magluto, ipagmamalaki ka nila talaga. Kasi sa India nga, sabi ko sa inyo guys, sa family, mas importante sa kanila yung sasabihin ng kapitbahay. Okay? Maniwala kayo doon. Mas importante sasabihin ng kamag-anak kaysa sa kanila. Sa kanila, tanggap ka nila, pero yung iba yung kukonsider nila yung nasa labas. Yun. So yun guys, share ko lang sa inyo yung nalalaman ko. Okay? Till our next vlog. Sana may natutunan kayo ngayon sa vlog ko today. Again, my name is Zai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys? Bye!